Okay, may bagong dating na naman tayo rito mga lods. Ito yung hinihintay ko, mga 10 days bago dumating, galing din China, at in-order natin sa Shopee. Ito yung capture card na sinasabi sa inyo na murang mura lang, hindi natin kailangan bumili ng napakamahal. So buksan muna natin ito, i-unbox natin, then susunod de-demo ko sa inyo kung paano natin ito pagaganahin. So ngayon, unbox muna natin. Ah, okay, may tape lang siya. Okay, konti pa. Yung nice. So ito siya, naka-box. Nag-green. Oh. So ito. Saan ba? Bumubuksan. Paano ba ito? Ayun. So ito siya mga lods. Ay, nakaano pa siya. Mabalot. So tanggalin natin ha. Nakonsira ko na. So ito lods, yung ating HDMI video capture with loop. So kung titignan natin siya, meron siya ditong sa 5 volts sa kanyang power supply, yung input ng HDMI, yung USB para sa PC natin para pag nag-record tayo sa OBS, at yung output para sa monitor naman. At meron pa palang laman. So dito may kasama siya. Ang kasama niya is parehas na mail na USB 2.0. So ayan siya. At yung isang kasama niya ay yung ating 2.0 na USB at yung kanyang micro. So dito nga ito sa kanyang power supply, at yung isa naman is dito para ikakabit natin yung isa sa PC para sa pagre-record natin sa OBS. So ito lang makikita natin sa loob. So tatry na natin siya ngayon, de-demo ko sa inyo kung paano natin siya pagaganahin sa OBS para pag kunyari magre-record kayo ng mga games o kaya kung ano man yung video yung gusto nyong gawin. Pwede kasi ito sa Xbox, PS2, PS4, PS5, tapos sa mga ating Android na ano, cellphone, tablet, at sa PC na rin, lalo na katulad ko sa PC ako. So pwedeng kong gamitin to, kaya ako talaga binili to dahil gusto kong gamitin to para sa mga i-upload yung mga video. So okay mga lods, setup natin. Start. Okay mga lods, dito natin yung gagamitin yung ating capture card. So kung makikita nyo, meron siya dito sa power adapter, at ito yung sasalpak natin dito. At meron tayo dito monitor na gagamitin natin para lumabas dito yung ng ating unit, yung Windows. At yung isa naman na ikakabit natin dito sa USB ay pupunta sa ating OBS. So ang gawin natin, unang setup natin is yung ating HDMI. So mga lods, ito yung pinaka output ng kanyang video o kaya dito sa VGA. So ang gagamitin natin is HDMI. So salpak natin siya dito. At syempre, dito naman natin siya ilalagay sa input, dahil ito yung output papunta sa input nito. So salpak natin siya. At ito naman yung pupunta sa ating monitor. So since ang gamit natin is VGA cord, so ito, so gagamit muna ako ng adapter dahil wala kasi talaga akong pang HDMI. So ito yung gagamitin natin. Yan, adapter to para maging HDMI. So salpak natin siya dito sa output para yung video lalabas papunta rito, papunta sa ating monitor. At since naikabit ko na yung USB papunta dun sa aking PC, ito yung pinakakabilang dulo. Ito naman yung sasalpak natin dito. Teka lang, mali ata ako nito. Ayan. So naisalpak na natin. Ngayon ang kulang na lang nito is yung kanyang power supply. So ang gagamitin natin dyan is ito,
yung ano sa charger ng cellphone. So kabit natin muna yung dulo sa saksakan. At ito na yung kanyang supply. Okay na. So nakakabit na. Itong HDMI papunta dito sa kanyang input, at ito ipapalabas papunta sa monitor. At itong USB naman papunta sa ating CPU para sa ating OBS. At ito naman yung kanyang power supply. So ngayon ang gagawin natin, ang kulang na lang is power supply na ito isa. So ito yun. So ang gagawin natin is i-power muna natin yung ating capture card. So power na natin siya. Yan, okay na. So may power na siya. At ang susunod natin, ipapower natin yung ating Pandora. Retro games kasi ito eh. So sapak natin. So yan ah. Makikita nyo, umaano na siya. Ayan, lumabas na yung Pandora. Kung titignan nyo, ayan na yung Pandora, lumabas na. Galing siya dito, papunta sa ating capture card, papunta rito sa ating VGA, papunta sa kanya. So lumabas na siya. Ngayon itong USB naman papunta sa ating CPU. So titingnan natin kung na-detect nga niya. At kung makikita natin siya dito, para since kunyari i-record natin yung laro natin, makikita natin. So ang gagawin natin ngayon, Lods, buksan natin yung ating display at kita natin itong ating, yan. So nakita niyo na. So dito, makikita nyo naman yung mouse natin. Ang gagawin natin is punta tayo dito sa add. Pagpunta natin dyan, punta tayo dito sa ating video capture device. Then click. Dito, ilagay nyo kung ano yung pangalan ng device na gusto nyo. Doon na ilagay. O gusto nyo, ilagay nyo capture card. Pero sa akin, demo lang naman. Okay lang muna to. So click OK. Pagka OK, punta tayo rito. Then ayan, na-detect nga siya. Ito si ay ating USB video. So click natin yan. So ayan, nakita nyo, di ba, lumabas na siya. So ngayon, ang gawin natin, i-custom natin para makuha natin yung sukat ni OBS. So custom, then dito tayo sa isa, sa resolution, hanapin lang natin si 1280x720 para umiksakto. Then okay na siya, click okay lang. So ayan mga Lods, makikita nyo na nandiyan dyan na yung ating Pandora games na dumaan sa ating capture card. Pero later natin para makita nyo yung camera ng isa. So ito yung sa atin, yung camera nya. Ngayon, galing siya dito, papunta dun sa ating capture card. At ito namang isa ay papunta sa ating monitor, at yung USB papunta rito para makakuha ng video galing kay capture card at kay Pandoras. So ayan na siya, Lods, gumagana na siya. Since hindi ko ito malalaro kasi wala tayong USB controller at nasira. So mga Lods, yan po yung pagdedemo natin, at sana magustuhan nyo. At kung gusto nyo pong bumili ng ganyan, mura lang po yan, nasa 500 lang po, 550. Ilalagay ko po yung link sa baba para kung o-order po kayo sa Shopee o Lazada. At sa China po yan manggagaling, kaya po mura. So mga Lods, kung nagustuhan nyo, like, share, comment, and subscribe na po kayo. At huwag pong kalimutan pindutin lagi ang notification bell para sa mga updated na susunod pa natin mga video. So hanggang dito na lang po. Salamat.